Okay, so this is your Lightroom interface, right? Okay, from this point, you just have to choose the photo that you want to use. So, just go to Library tab, and then drag mo lang yung picture na gusto mong i-edit, kahit ilan. And then, just wait for it. And then, scroll down. Paglabas yung picture. One moment, please. Okay, and you just have to scroll down and check. Then go import. Okay. And then go develop. And then makita mo, during this point, pwede mo na siyang i-edit. Diba? Okay, so click mo lang yung picture na gusto mo i-edit. And then, sorry, may ubo ako. Anyway, ayan. Ito na yung picture. So, may kita mo ito, color and stuff. Itong, may kita mo under the basic tab na Lightroom. So, ito lang yung basics yan. If you want to make the effect na parang warm, ang ginawa ko kasi dun sa pictures na tinanong mo sa akin kung ano effect yung ginawa ko doon. Ginawa ko lang siya medyo warm. So, yung effect na yon is ginagalaw ko doon is brightness. So, this time sa Lightroom 4 kasi, it's different from Lightroom 3. Konti lang naman yung difference. Primarily, sa brightness. So, yung brightness ng Lightroom 4 and probably sa Lightroom 5 din is dito na sa exposure. So, toggle mo lang siya. Pag mataas, liliwanag, of course. Pag malilim, atakin mo siya pababa. Okay, I'll just make it to 0 first. Okay. And then, ang important kasi sa effect is yung parang matte siya tignan. So, for you to be able to do that, itong highlights, atakin mo lang siya pababa. May kita mo, kapag hinatak mo siya, yung highlights dito, bumababa. Kumbaga, yung liwanag, is parang nagmamatch siya, nagfa-flatten. Contrary, kapag tinaas mo siya, mas liliwanag siya. Mas magiging contrasty, okay? So, this time, sasagrain ko siya sa baba. And then, shadows, of course, pag gusto mo siyang maliwanag yung shadows niya, yung shadows yung dark areas. Notice this one, yung black na part. So, kanina, zero siya. So, kapag tinaasan ko, makita mo lumiliwanag siya, yung dark areas. Diba? It depends on your taste kung gusto mong maliwanag yung gusto mong maliwanag yung shadows or hindi. But for this picture, I really prefer it na mababa yung shadow niya. So, it will become like this. Ayan, ganyan lang siya. And then, hatakin ko lang onti yung brightness. O, diba? There you go. Ayan. And then, may kita mo itong whites. Silbi nito. Mas nagmamatch siya. Diba? So, hatakin mo lang yung highlight pababa. And then, itong clarity, this one is, kumbaga para magmumukha siyang HDR. Ayan na, diba? Magmumukha siyang high dynamic range. So, for this effect, mas maganda na hindi siya masyadong strong. So, normal lang siya, zero. Ayan. And kung gusto mo, for example, nag-edit ka ng picture sa portrait, kung gusto mong makinis yung balat, pwede mo siya atakin pababa. Ayan o, kita mo, diba? Or nagiging papel or para nagiging wax na yung skin. Okay, but for this effect, the important part is the color because you want to make it warm and ang tawag dito is split toning. So split toning, unahin mo yung shadows. If you want to make it warm, so ang color ng warm is medyo orange, diba?
So, punta ka lang dito sa area na to. There, yeah, within this area. And then just click on the color that you want. So, for example, ayan, gusto mo siya gawing warm. There you go. And then for the highlight, para ma-cross natin or ma-split natin yung colors niya, just have to toggle on somewhere na gusto mong color. Like this one. Ayan, diba? Mukha na siyang warm. There you go. Sumaluan na medyo blue. There you go. Para hindi siya masyadong warm. Ayan. Perfect. And then, basically, ayan na siya. Ganyan lang siya. And one more technique na para magbigay na emphasis sa photo mo is go under the lens corrections and just go dito sa lens vignetting. Vignetting, kapag binaba mo siya, ayan, didilim yung kanyang background ng kaunti. And then, kung gusto mo galawin yung mismong, yung buka niya, yung tawag dito is feather. If you want to adjust the feather, you just have to adjust the midpoint. Hatakin mo lang siya. Ayan. Ganyan siya. Or if you want, medyo maliwanag, or gusto mo, halfway, para I think maganda dito, maliwanag. Ayan. There you go. And then, actually, do not touch the temperature here frequently. Kasi hindi ko siya type. Sorry. I'd rather go and toggle for the split toning than use this feature. Kasi mas mabilis doon na iba kasi yung color kapag ina-adjust yung temperature and tint. So, there you go. And then, konting adjustments na lang, konting tweaking na lang kung gusto mo mas maliwanag. So, just mo lang yung highlight. I'm sorry. Just mo lang yung exposure. Masyado maliwanag. Ayan, and then, just mo konting contrast. There you go. O, diba? Ang ganda na nga tignan. Medyo sepia na ewan. Medyo sepia na warm tignan. Pero parang masyado siyang malamanag. So, diliman lang natin siya. UP diliman. Joke lang. And there you go. And one more, konti pa. Shadows, bagsak natin siya. O, oh, diba? Ang ganda. Basically, ganyan lang siya talaga. And then, the good thing about Lightroom, pwede mong i-transfer yan dito sa picture na to. For example, you want to edit this picture. Click mo lang yun, edit mo na picture. And then, to synchronize, click Control on your keyboard. And then, click on the photo that gusto mong i-synchronize yung editing effect. And then, click that. And then, click mo ulit to. Then, wait lang, nag-load. Synchronize. Wala nangyari. Wait lang. Ay, mali. Sorry, baliktad. Mali. Sorry. Wala. Epic fail. Sorry. Okay. Click this one, yung na-edit mo na, then click mo yung gusto mong i-edit, then synchronize, and then synchronize. And then you will see na ito, ganyan na siya. Yung effect ng warm is really dependent on the picture. So, paglaruan mo na lang siya. Ito original na, ayan, ganyan siya kaliwanag, ganyan yung color niya, and in-edit natin naging ganito. So, in some cases, you have to tweak para maging maganda yung output ng picture mo. So, for example, edit mo na itong picture na to. Just go ahead and taas mo yung exposure, taas mo yung highlights. For example, sige, balik ko na lang siya sa original niya na color. So, ganyan siya. So, shortcut lang lagi. Bagsak ang highlights, taas ang exposure ng kaunti, and then, baba ka dito, split toning, unahin ang shadows.
click on the color that you want, like that, and then click on the highlights, click mo lang color gusto mo, for example, ayan. Ayan na siya. O, diba? Madali lang siya. Ayan, tweak mo lang siya. Tweaking, ganyan. Tweak mo lang siya. Okay, ayan. Okay, ganun yung tignan, diba? And then, diba? Shadows. Ayun. This time, medyo taas natin yung shadows. And then yung whites, baba lang natin. O, diba, medyo matte na siya. Ganyan lang naman siya, basically. Kung gusto mo, medyo taasin yung contrast. Then, go ahead. Ayan, ganyan siya, diba? Anti-exposure. Diba, warm na siya. Actually, kung feeling mo, kulang pa. Ayan, adjust mo lang siya. There you go. Ayan, ganyan na yung workflow ko for this one. And also, if you want to check it in before and after, you can click this one, itong YY na to. Then you'll see the before and after. Same with the other picture. There you go, before and after. Diba, wala masyadong difference. Yeah. Ayan, before and after, diba? One more thing. One more time. Ito. Before and after. Tagal. There you go. Okay. And then, for you to be able to save your... sorry. Ah, man. For you to be able to save that workflow, gagawin mo siyang preset or pwede mo rin siyang tawagin na filter. Just go here in this one. And then, create and save current settings as new preset. Click mo lang yan and then, for example, warm filter. And since I have existing file name for that, gawin ko rin siyang filter 2. Then, create. Ayan na siya. O, diba? So, every time na kunwari, gusto mo tong i-edit. For example, ito na lang. Kunwari, itong dahon na to, gusto mo siya i-edit. Balik natin sa dating yung form. There you go. You just have to go and toggle to filter. And then, warm filter. Ayun, walang nangyari. Wait lang. Sorry. Okay, ganun. Wait lang. Bakit ganun? Ay. Walang nangyari. Teka. Ala, ba't gano'n na nangyari? Sorry, di ako sanay sa Lightroom 4. Ala, ba't gano'n? Anyway, ayan, basta andyan na siya. Preset na yan. Okay. So, there you go. Galo lang siya kadali. Ayan, ito pala, presets. Ayan. Nakita mo siya under the user presets. Wait lang ah. Wait lang. Ayan, make tama siya. Oh, ito na user presets. Anyway, alam, data history. Ayan pala yung import. Anyway, walang nangyari. Joke lang. Ayun, ito pala, user preset. And then, kung gusto mo... Ah, ba't ayaw? Lightroom video presets. Hindi eh.
Actually, wala siya dito sa filter. Okay, sorry. So, ayan lang siya. Ito pala, create new preset. Ayan pala siya eh. Ayan, warm filter preset. There you go. Then, create. Ayan na siya. Diba? So, for example, sige, balik tayo dito. And the original niyong form, punta ka lang, warm preset. Voila, ganoon na siya. Okay? Ganoon lang siya kadali. So, practice mo lang, and just always play with the colors here, or with the settings, and there you go. Ganoon lang siya kadali. Okay, if you have questions pa, you can always message me naman. Or if you want to know kung anong, paano ginagawa ko sa ibang filters, feel free to ask me. And I'll try to create a video for you para mas maintindihan mo, okay? And sorry if the video is distorted. Actually, my screen is 16:9. Ewan ko, probably it's because of the software that I'm using to record the video. I mean, to record this screen thing. Anyway, thank you for listening to me. Medyo mahaba na siya. And I hope may natutunan ka today. And pa-feedback na lang kung nag-gets mo siya o hindi. Para kung hindi mo nag-gets, ulitin ko sa'yo. Okay. Okay, thank you so much for listening. Take care and happy shooting! Bye!